Magandang araw. Ako si Ginoong Mark. Narito ako para gabayan ka sa ating aralin. Ang pag-usbong ng kamalayang nasyonalismo sa mga Pilipino ay tanda ng ating pagmamahal sa kalayaan at paglaban sa ating mga karapatang pantao. Nakita natin kung papaano nagtulungan ang mga Pilipino makamit lamang ang iisang hangarin, ang lumaya sa kolonya ng Espanya. Ngunit sa araw na ito, ating masasaksihan ang isa sa malungkot na bahagi ng ating kasaysayan. Pilipino laban sa kapwa Pilipino. Tama ka ng iyong narinig. Dumating ang punto na nagkaroon ng dalawang dibisyon, ang Katipunan. Ang kilusang itinatag ni Andres Bonifacio na naglalayong matapos ang pananakop ng mga Espanyol sa paraan ng himagsikan ay nagkawatak-wata. Sa pagdami ng mga miyembro nito, hindi maiwasan na nagkaroon ng paksyon, inggitan at sama ng loob sa bawat isa. Alam kong gusto mo nang matutuhan ang ating bagong aralin. Kaya naman ano pang hinihintay nyo? Kunin mo na ang iyong lapis o ballpen, sagutang papel o kwaderno at self-learning module. Tara! Ating pasukin ang maaksyong mundo ng Araling Panlipunan! Tayo muna ay magbabalik-aral. Bibigyan kita ng 3 segundo para isipin ang tamang sagot. Unang bilang, siya ang tinaguriang lakambini ng Katipunan. Siya ba ay si Melchora Aquino o Gregoria de Jesus? Kung ang napili mong sagot ay si Gregoria de Jesus, tama ka. Siya ang asawa ni Andres Bonifacio. Siya ang isa sa naging tagapag-ingat ng mga lihim na dokumento ng Katipunan. Ikalawang bilang, sino naman ang tinawag na tandang sora na gumamot sa mga sugatang Katipunero? Siya ba ay si Marina Dizon o Melchora Aquino? Kung ang sagot mo ay si Melchora Aquino, tama ka. Binuksan niya ang kanyang kamalig at pinakain din ang mga nagugutom na Katipunero. Napakabait niya, di ba? Ikatlong bilang, ano ang pinunit ng mga Katipunero na naging simbolo ng kanilang paglaban sa mga Espanyol? Ito ba ay sertipiko o sedula? Kung ang sagot mo ay sedula, tama ka. Ang pangyayaring ito ang tinawag na unang sigaw ng himagsikan. Nangyari ito sa Balintawak, Caloocan. Ika-apat na bilang, sino ang gobernador-general na nag-utos upang hulihin ang mga Katipunero matapos na mabunyag ang lihim na kilusan? Siya ba ay si Rafael Izquierdo o Ramon Blanco? Kung ang sagot mo ay si Ramon Blanco, tama ka. Kanyang ipinakulong sa Fort Santiago ang mga pinaghihinalaang miyembro ng Katipunan. Ikalimang bilang, ano ang sinisimbolo ng 8 sinag ng araw sa kasalukuyang watawat ng Pilipinas? Ito ba ay ang 8 lalawigan na unang naghimagsik sa mga Espanyol o ang 8 Katipunerong unang naghimagsik sa kanila? Kung ang sagot mo ay ang 8 lalawigan na unang naghimagsik sa mga Espanyol, tama ka. Ito ay ang lalawigan ng Maynila, Cavite, Batangas, Bulacan, Pampanga, Laguna at Nueva Ecija. Sana'y nakuha mo ang lahat ng mga tamang sagot. Kung hindi naman, huwag kang mag-alala. Maaari mong mapanood muli ang episode na ito sa YouTube at DepEd Commons upang mabalikan ang ating mga aralin. Ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay hindi kinakailangang imemorya. Kailangan mo lamang maunawaan ang mga mahalagang pangyayari kung papaano natin magagamit ito sa kasalukuyan at malaman ang aral ng nakaraan. Tara at magbalitaan tayo!
Sa pag-unlad ng teknolohiya, sumabay din dito ang ating mabilis na pakikipag-ugnayan sa ating mga kaibigan. Mabilis na natin silang nakokontak. Maging sila man ay nasa malayong lalawigan sa Pilipinas o kahit pa sila ay nasa ibang bansa. Ito rin ang naging daan upang makabili tayo ng mga pangangailangan sa ating bahay. Alam kong napapangiti ka dahil maaaring nakulit mo na ang iyong nanay o tatay na bumili ng isang bagay na makikita online. Narinig mo na ba ang online shopping? Kung dati, kailangan nating physical na pumunta sa mga mall para makabili ng mga nais nating gamit gaya ng damit, laruan, appliances at iba pa, ngayon ay kaya natin itong i-order gamit ang mga applications. Ang bilis lang, di ba? Ngunit tandaan na kahit sa online ay may mga masasamang tao na maaaring sirain ang ating tiwala. Bago bumili ng isang bagay, kailangan munang i-check ang isang online seller kung maganda ba ang serbisyo nito o hindi. Kung mayroon ba itong natatanggap na mataas na star rating o hindi. Ang pera ng inyong mga magulang ay pinaghirapan. Kaya siguraduhin na bago bumili ng isang bagay ay talagang importante ito. Maging mapanuri at baka manloloko ang nagtitinda online. Kung sakaling ikaw ay naging biktima nito, huwag kang magdalawang isip na lumapit sa inyong barangay o sa himpilan ng pulis. I-report ang ganitong pangyayari. Maganda ang gamit ng teknolohiya, ngunit ating tandaan na ang pag-iingat sa mga ganitong klase ng medium ay kailangang maisabuhay. Tiwala ang puhunan sa ganitong klase ng negosyo, kaya huwag na huwag natin itong sisirain. Gayahin mo ako. Kumuha ka ng papel at isulat ang bilang 1 hanggang 5. Nais kong piliin mo ang tamang paraan kung papaano mo iingatan ang iyong sarili na hindi maloko sa online shopping. Unang bilang, i-check ang star ratings. Ikalawang bilang, tingnan ang comments. Pangatlong bilang, bilihin agad at bayaran. Pang-apat na bilang, magtanong sa mga kasama sa bahay. Pang-limang bilang, i-click ang kahit na anong link. Ang mga tamang sagot natin ay bilang 1, 2, at 4. Sana ay nakuha mo ang mga tamang sagot. Sa ganitong paraan ay mapapangalagaan natin ang ating sarili sa mga manloloko online. Ang pagpapahalaga sa katapatan ng isang tao ay kinakailangan upang maging maayos ang samahan at tumagal ang pakikipagkaibigan. Ang online shopping ay isang magandang solusyon para magkaroon ng karagdagang kita ang isang tao. Ngunit, mahalagang tapat tayo sa itinitindang produkto. Alamin ang kaganapan sa bayang pinakamamahal. Ito ang balitang mag-uugnay sa nakaraan at kasalukuyan. Maraming labanan ang nangyari sa bansa dahil sa pagdami ng mga miyembro ng Katipunan. Ang kanilang gusto ay makamit ang kalayaan mula sa mga Espanyol. Ito ang naging epekto ng kamalayang nasyonalismo. Iisa ang kanilang hangarin, iisa ang kanilang gusto. Ngunit dahil sa nag-alab na damdamin ng mga Pilipino, hindi maiwasang magkaroon ng inggitan, away at hidwaan ang isang nasimulang pagkakaibigan. Halika at ating alamin ang isa sa malungkot na bahagi ng ating kasaysayan, ang pagkakahati ng Katipunan. Dumami ang mga miyembro ng Katipunan mula Maynila hanggang sa Karatig lalawigan. Ang Katipunan ay may iisang layunin, ang palayain ang Pilipinas. Ito ay binubuo ng mga miyembro mula sa iba't ibang antas ng buhay sa panahong iyon. May mga nakapag-aral at meron ding hindi. May mayaman at meron ding mahirap. Lahat sila ay handang mamatay para sa bayan. Ngunit, dahil sa di pagkakaunawang personal at politikal sa mga kasapi ng Katipunan, nagkaroon ito ng 2 paksyon. Umusbong ang alitan at pagkakawatak-watak. Dahil dito, nagkaroon ng grupong Magdalo sa pangunguna
ni Emilio Aguinaldo at magdiwang sa pamumuno ni Andres Bonifacio. Anong masasabi ninyo dito, mga bata? Maganda bang pangyayari ito sa ating kasaysayan? Ano sa tingin nyo? Kung ang sagot nyo ay hindi, sang-ayon ako sa inyo. Dahil kung walang pagkakaisa at watak-watak, papaano nila lalabanan ang mga Espanyol? Parang sa kasalukuyan, kung hindi natin tutulungan ang ating mga pinuno, papaano nila magagawa ang mga programa at proyekto nang maayos? Tama bang punain natin ang lahat at hindi tumulong dahil iba ang ating pinaniniwalaan? Sa paraang ito, nawawala ang pagkakaisa. Tara, at bumalik tayo sa aking kwento. Dahil sa pagkakaroon ng dalawang paksyon sa Katipunan, ginanap ang pulong sa Tejeros upang mapag-ayos ang Magdalo at Magdiwang. Napagkasunduan sa pulong sa Tejeros na kailangang palitan ang Katipunan ng isang revolusyonaryong pamahalaan. Sa botohang ito, nanalo bilang Pangulo si Emilio Aguinaldo. Samantala, si Andres Bonifacio ay nahalal bilang Direktor ng Interior. Kahit mas mababa ngayon ang kanyang posisyon, hindi nagtampo o nagalit si Andres Bonifacio. Ngunit, binaliwala ni Daniel Tirona ang pagkapanalo ni Andres Bonifacio dahil kailangang isang abogado raw ang nararapat sa ganong posisyon. Nainsulto si Andres Bonifacio sa winikang iyon ni Daniel Tirona. Naging dahilan ito upang ideklara niyang walang bisa ang lahat ng nangyari sa pulong sa Tejeros. Kabilang dito ang pamahalang revolusyonaryo at ang mga nahalal na opisyal. Kung ikaw si Andres Bonifacio, may insulto ka din ba? Kung nahalal ka sa isang posisyon at tinitingnan nila kung ano ang iyong trabaho o natapos? Kung ano man ang iyong sagot, ang masasabi ko ay, bilang isang mabuting tao, lahat tayo ay may kakayahang mamuno. Basta't nasa puso at isip natin ang paglilingkod sa kapwa. Aanhin mo ang napakayaman at sikat kung baluktot naman ang ugali. Mas maganda kung ang ating leader ay may likas na malasakit at pag-unawa sa kapwa. Iyan ang tunay na leader. Dahil inilabas ni Andres Bonifacio ang Akta de Tejeros na nagsasabing walang bisa ang naging halalan at desisyon para sa bagong gobyerno, ginamit itong dahilan ng mga galit kay Andres Bonifacio. Pagkatapos nito, nagpunta sa Indang Cavite ang mga taga-suporta ni Bonifacio. Sila ay humingi ng tulong para may makain. Ngunit, inutusan ni Severino de las Alas ang taong bayan na huwag silang tulungan at kilalanin. Kumalat din ang balita na si Andres Bonifacio ay isang upahan o inutusan ng mga praile upang magbigay ng kaguluhan sa Indang. Sinumbong ito ni Severino de las Alas kay Emilio Aguinaldo. Dahil sa Akta de Tejeros at kasinungalingang kwento, siya ay hinatulan ng treason o pagtataksil sa bayan. Inutos ni Emilio Aguinaldo na dakpin si Andres Bonifacio. Nakakainis, di ba? Uso pala noon ang chismis. Uso din noon ang mga inggitero. Dahil dito, napahamak ang isang napakahusay na lider na pagbintangan siya sa isang bagay na hindi naman niya ginawa. Ikaw, ipapahamak mo din ba ang isang tao dahil mayroon kang galit o inis sa kanya? Nais kong malaman ang inyong sagot. Iyan ang ating ipapakita sa ating susunod na episode. Kaya gamitin mo ang hashtag Mundo ng AP, i-post ito at magpatulong sa inyong mga magulang o guardian. Huwag kalimutang ilagay ang iyong pangalan at paaralan. Tara, bumalik tayo muli sa huling bahagi ng aking kwento. Inutos ni Emilio Aguinaldo na dakpin si Andres Bonifacio sa pangunguna ni Agapito Bonzon. Nagkaroon ng madugong labanan at namatay dito ang kapatid ni Andres Bonifacio na si Seriaco. Ito na ang malungkot na kaganapan sa kasaysayan nating mga Pilipino. Hinatulan ng kamatayan si Andres Bonifacio at ang kanyang kapatid na si Procopio sa salang sedisyon at pagtataksil. Pilipino laban sa kapwa Pilipino. Ang pumatay sa Supremo ng Katipunan ay kamay
ng isang Pilipino. Sana'y naunawaan mong mabuti ang ating aralin. Nakakalungkot itong bahagi ng ating kasaysayan. Dahil sa di pagkakaunawaan, inggit at pagkakawatak-watak, mismong mga Pilipino ang naglaban-laban. Sino ang talo sa bandang huli? Walang iba, kundi tayo rin. Ngayon ay dumako tayo sa pagsagot ng isang pagsasanay. Kunin mo ang iyong lapis at sagutang papel. Bibigyan kita ng 5 segundo para sagutin ang sumusunod na tanong. Gamitin mong gabay ang mga titik para mabuo ang salita. Unang bilang. Ito ang pulong kung saan nahalal na Pangulo si Emilio Aguinaldo. Pangalawang bilang. Sino ang kumestyon kay Bonifacio dahil nahalal ito bilang direktor ng Interior? Pangatlong bilang. Ano ang tawag sa dokumentong nagsasabing binabaliwala ang lahat ng usapan at desisyon sa pulong sa Tejeros? Pang-apat na bilang. Sino ang inutusan ni Emilio Aguinaldo para dakpin si Andres Bonifacio? Panlimang bilang. Maliban kay Siriaco, sino pa ang kapatid ni Andres Bonifacio na hinatulan ng kamatayan dahil sa sedisyon at pagtataksil sa bayan? Tingnan natin kung nakuha ninyo ang tamang kasagutan. Unang bilang, ito ang pulong kung saan nahalal na Pangulo si Emilio Aguinaldo. Tamang sagot, pulong sa Tejeros. Pangalawang bilang, sino ang kumestyon kay Bonifacio dahil nahalal ito bilang direktor ng Interior? Tamang sagot, Daniel Tirona. Pangatlong bilang, ano ang tawag sa dokumentong nagsasabing binabaliwala ang lahat ng usapan at desisyon sa pulong sa Tejeros? Tamang sagot, Akta de Tejeros. Pang-apat na bilang, sino ang inutusan ni Emilio Aguinaldo para dakpin si Andres Bonifacio? Tamang sagot, Agapito Bonzon. Panlimang bilang, maliban kay Siriaco, sino pa ang kapatid ni Andres Bonifacio na hinatulan ng kamatayan dahil sa sedisyon at pagtataksil sa bayan? Tamang sagot, Procopio. Sana ay nakuha mo ang mga tamang sagot. Kung ikaw ay nahirapan, huwag kang mag-alala dahil maaari mong mapanood ang episode na ito sa YouTube at DepEd Commons. Tandaan natin ang mahalagang aral na ito sa ating kasaysayan. Marami tayong mabubuting leader at bayani. Ngunit, kung inuna natin ang inggit at di pagkakaunawaan, maaari itong ikaphamak ng isang tao. Ang pagkakalat ng chismis o fake news ay hindi magandang gawain. Matuto tayong pahalagahan ang ating kapwa. Ang kahit na anong di pagkakaunawaan ay nakukuha sa mabuting usapan. Ang pagiging tapat ay maiuugnay sa maayos na pagsasamahan, maging ito man ay sa negosyo, pamilya, pagkakaibigan at sa pamahalaan. Tanggalin ang inggit sa katawan, dyan ka mapapahamak. Nakakalungkot man ang naging katapusan ng buhay ni Andres Bonifacio sa kamay ng kapwa Pilipino, ang kanyang ambag at pagmamahal sa bayan ay hinding-hindi natin malilimutan kahit ilang henerasyon pa ang magdaan. Bilang pagbubuod sa ating aralin, tandaan natin ang sumusunod na talasalitaan. Sedisyon. Ito ang tawag sa kilos o gawain na nanghihikayat para magkaroon ng rebelyon o panggugulo. Paksyon. Hidwaan, gulo o away sa isang samahan. Pagtataksil, kawalan ng katapatan. Revolusyonaryong pamahalaan. Ito ang ipinalit na pamahalaan sa Katipunan noong panahon ng himagsikan. Magdalo. Ito ang paksyon ng Katipunan sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo. Magdiwang. Ito ang paksyon ng Katipunan sa pamumuno naman ni Andres Bonifacio.
Sa susunod na aralin, malalaman natin kung ano ang naging buhay ng mga Pilipino sa panahon ng pamahalang rebolusyonaryo sa ilalim ng pamumuno ni Emilio Aguinaldo. Kaya bilang takda, maaari mong basahin ang aralin tungkol sa kasunduan sa biyak na bato upang maging handa ka sa susunod nating talakayan. Muli, ako si Ginoong Mark. Tandaan, sa Araling Panlipunan, bida ang kabataan dahil kayo ang pag-asa ng bayan.